Good day, Dwayne Entertainment. At ito na ang pinakahihintay ng lahat. Kakapanemin natin si ang kauna-unang Pangasinan cycling champion na si Rufino Gabot. Ayan po mga kaibigan, ang dalawang Pangasinan cycling champion na si Jess Garcia Jr. at ang kauna-unahang Pangasinan cycling champion na si Rufino Gabot. Sila po pang una at pang limang Pangasinan cycling champion na ngayon ay live dito sa Dwayne Entertainment YouTube channel. Alright, Dwayne Entertainment. Ito na po ang pinakahihintay ng cycling fans ngayon dito sa Philippine Cycling History. Ang pagtatagpo ng dalawang Pangasinan cycling champion. Ang kauna-unahang Pangasinan cycling champion na si Rufino Gabot at ang panglimang Pangasinan cycling champion. Ito pong si Jess Garcia Jr. Sir Rufino, Manong Rufino Gabot. Kayo po ang pinaguriang o kauna-unahang Pangasinan cycling champion. By the way po, si Rufino Gabot ang 1957 Tour of Luzon champion. By the way, ang Tour of Luzon ay nagsimula noong 1956. Ang kauna-unahan po kasing cycling race dito sa Pilipinas ay ang Manila-Tubigan na 4-stage Manila-Tubigan race na pinalanulan ni Antonio Arzala. Santa Rosa, Laguna. Then followed by another year nung Tour of Luzon, Antonio Arzala again. Then, the next time na nagkaroon ng Tour of Luzon, second edition ng Tour of Luzon in 1957, ayun na po, napanalunan na ng kauna-unahang Pangasinan cycling great. Ito na pong si Mr. Rufino Gabot. Very emotional ngayon si Sir. Yes, Sir Jess, nung mga panahon na yan, ha? Nung mga emotional sila ngayon eh. Nung mga panahon na yan, napapanood lang ni Manong Jess itong si... at napapabalitaan sa radyo. Ang sa newspaper din, itong si... ang pagkapanalo ni Kuya Rufino o Rufino Gabot. Sir, ano po mga... kumusta ang mga race nun? Mga ilan kayo nag-race nung 1957? Or 1956 na lang sabihin na natin. Nung 1956 kasi, pangalawa kayo kay Antonio Arzala. Mga ilan yun sa start ng stage? Oo. 7 days. Mm-hmm. Ah, 7 days. Mga ilan po ang mga sumali nun? Hindi ko may alam, pero marami sumasali noon. 71. Opo. Natatandaan niyo po ba yung ruta nun? Nung kauna-unahan yung pagsali sa Tour of Luzon noong 1956? Natatandaan nyo na yung magpuni ruta. Andela. Hindi na nalo kayo ng lap. Maraming nanalong lap kaya siya nag-champion. Ano po ang trabaho niyo ng mga sumali kayo ng mga panahon na yun? Kasi usually sila Antonio Arzala, mensahero din yung mga sa saanin. Oh, mga mensahero yan eh. So kayo sir, mga panahon na yun, no? Related ba sa bike din yung trabaho niyo or hobby niyo lang talaga mag-bike at sumali? Oh, farmer kayo. Farmer. Ah, farmer. So, paano kayo nakapag-ensayo? May bike na pakbo po ba kayo ng mga panahon yun? O nang hirap? May bike ako noon. Pero... walang cambio muna. Walang cambio na. Wala pa cambio. Walang cambio. Kumbaga talagang lalakas ang hita. Ano, ha? Wala pang cambio. O agad pa sa bagyo. Pre. Ah, yan po, ano? Yan po, anong pinaka-paborito niyo pumuntahan dito sa bago pa kayo sumali sa cycling event? Ano ba lagi niyo pinupuntahan? Paboritong lugar dito sa Pangasinan o Karatig Provinsa? Lang dito sa Pangasinan. So, eto nga po, ang pagiging ano naman, pagiging racer naman, tinatawag natin ay inborn yan, di ba? Inborn. Saan niyo napansin na parang lagi kayong feeling niyo, lagi kayong nagre-race? Ang pag-race na resta, sa pista-pista. Sasali ako sa mga nag-resta, pistaan. Nananalo po kayo talaga? Oo. Lagay panalo ha. Manong Jess, paano mo natutunan itong, di ba sabi mo, nabasa mo sa dyaryo, napanood mo sa TV, napabalitaan mo sa radyo,
Ito bang si Rufino Gapot ay sinubaybay mo talaga nung kabataan mo at naging isang inspirasyon mo para maging cycling champion ka rin? Yung the Red Weather, inspirasyon. Mm-hmm. Kasama sila na Merto Aiden, Edmundo de Guzman, kaya Gonzalo Recolos. Kuecho. Yeah, si Kuecho Pinto, Pilo Kuecho, na nag-second siya nung nag-champion si Aiden. Kaya one to ampang kasi na noon eh. Mm-hmm. Pati siya nung nag-champion siya, ironic, ika nga, dahil bayaw niya mismo ang second place. Aba! Ignacio Jacinto. Uy, Asyong ko ba? So, karang to, Asyong. Siya, Asyong. Pero patay na. Fast forward po tayo. Kailan po kayo huling nag-race? Kailan kayo huling pumadya sa professional race. Cycling race? Hindi ko nga alam, pero... 1967 ata, kuya. Hindi ko nga alam. Nakalaban niyo pa ba sila Cornelio Padilla sa si Jose Somalde? Oo. Nakalaban ko. How about si Manong Guess? Nag-aabot din kayo? Nalaban ko siya pang nakabike kami. Pero, kasi sa team competition din yan eh. Siya ang staple ng Pangasinan team noon eh. Ilan ba ang team ng Pangasinan noon? Ilan ang... Noong panahon niya, panahon ko, nakabutan kami Pangasinan, West Pangasinan, mayroon pang Ilocanyawa ng Sabante. Kami noon. Kayo. Yeah, tama. Sa East Pangasinan, si Armendez ata noon eh. Si Tranquilino Armendez. Armendez, oo. Conversion Tolentino. Conversion Tolentino, oo. East Pangasinan sila. Kayo, Ilocanya. Ilocanya. Kasama niyo si Kuya Gonzalo, di ba? Oo. Tapos, mayroon pang Sintraw Pangasinan noon eh. Pero alam po, mayroon ding Dagupan team, ano? Noong 1973 yun, noong nag-champion ako, Dagupan team, mayroon. Noong nag-champion pa ako, sabali pa ba kayo, Kuya Rupeng? Hindi na. And then? 73. Noong nag-champion na? Hindi na. Nag-retire na. Sa pag papadyak nyo nung araw, pagsali nyo dito sa Tour of Luzon, ano pa mga hindi nyo malilimutang experience? Lahat sa kalsada, sa karera, sa mga Rock kalaban. Rough road de, ano hindi nyo makakalimutan? Pero dito noon, palagi rough road dito. Rough road pa ito noon. Siguro sa gano'ng kahahaba ba yung isang stage race usually, nag-a-average? Gano'ng kahaba? Sa isang araw, mahigit 200. Nako po, grabe. Tapos ang rough road doon, 150. Ito to yun. Naplata na ba kayo dyan sa pag-cycling race? Naplata na kayo? Flat? Flat. Asubok yung punoy aplata. Nasubok yung punoy aplata. Mga ilang beses? Noong ka-alter of our anong panyong? Sa Panay. Pero Panay. Sa Panay, Visayas. Kayo di Kuya Iping, Alvarez, Iman. Di Kuya Iping. Hanggang po mo at lang, natibalay Kuya Iping eh. Felipe Alvarez. Anay malaki ito uman. Kurek. Ang nangyari abalang, ang nangyari naanor. Ano po? Anom. Kaya kurek. Pati si Kuya Idoy, Binbinedo Bungato, Kapumatla. Siyempre ko lang. Inatiyad Canada, di ba Canada? Okay, ano po yung mga binabaon nyo sa race nun? Kasi baka pwedeng baunin din ng mga ibang siklista ngayon na talagang subok na ng isang cycling champion. Saging amo eh, punti. Paborito yo. Punti tan ang tabaykan. Amay Suman. Suman tanta amay okay. Amay Mansanas. Mansanas. Sangkis. Aramay ay kan mo lakad banaw. So ito kung mapapansin niyo si Manong Ruping ay medyo may kahinaan na yata ang pandinig at ayos kami. Madalas nakakalimutan niya. Madalas siyang magpanggasinan, ano? Pangasinan ni Lucano. So, pangasinan. Wala siya minsan sa, ano niya, pag nag-uusap sila ng Manong Jesus, kasi they're both from Pangasinan. Sino pong mas kinakatakutan or... Amay katatakutan nyo, yung siklista, no? Amay Milong Bakila. Ayaw yung katakutan ko. Ayaw yung katakutan ko. Ano daw? Wala daw kinakatakutan. Ayan! Akir tayo, kuya. Iyan talaga ang... Yun ang warrior. Oo, yan ang warrior talaga. Yan ang road warrior talaga. Ganun talaga. Magcha-champion ka ba nang may kakatakutan ka? So, you will be intimidated.
Yan ang pinakamagandang characteristic na sinabi ng isang cycling champ. Napalabay ko memba kayo. Considering his age, ha? Talagang walang kinakatakutan. Mm-mm, tama nga naman yun. Buwakura na. Buwakura ay, bakit ka man natatakot? Kasama rin sila? Kure. So, after nyo mag-retire sa cycling, ano po ang pinagkaabalahan ni Manong Rupi? Ay, nag-drive ako noon. Yeah. Minibus. Minibus. Ah, minibus. Yung mga biyayang sa Dagupan. Dagupan, binalunan. Yung bayan ni Pipito Palip. Oo. At saka Samson Itrata. Patay na rin. Oo. Yes. Sa mga nag-cycling, Pangasinan cycling champion, sino po ang naturuan nyo? Nabigyan nyo ng payo? Yung mga naging Pangasinan cycling champion? Kay Dilin. Yeah, si Dilin. Patisyak, ibagat yak ni. Yeah, si Manong Jesus. Yeah. Isa na yan. Ibagat yak ni, nadaisert, na may paragpatang ira, nung tagdag tayo eh. Because Boy Dilin, yun ang tinuruan niya talaga. Kuya Boy Dilin, nagsikin yung kay Somali. Tinuruan ngayon, si Boy Dilin. Opo. Sino-sino po yung lumalapit sa inyo? Yung mga naging Pangasinan cycling champion? Dito, sa bahay nyo. Marami ate. Si Rico Dos, number one. Si Rico Dos, kasama ko rin yun. Mm. Sino-sino pa ho? Si Buy Dilin. Buy Dilin. Si Kuya Pidyong Kamat. Pidyong Kamat. El Pidyong Kamat. Yeah. Si Tranquilino Armendez. Tranquilino Armendez. Si Kuya Pirmen, Compresion Torino. Si Quevedo. Si Tomas Quevedo. Tomas Quevedo. Yes, naranasin na po makapag-compete sa ibang bansa like Olympics or Southeast Asian Games? Sabagay, wala pa naman sa Southeast Asian Games. So. About Asian invitational, Games. Invitational, mga invitational. Invitational, yes. Asaryo yung ribad aroma nasyon. Sa ngayon, Manong Ruping, ilang taon po ba si Rufino Gabot ngayon? 85. Ah, 85. So, kailan po yun? 1935. So, magbagaano na po kayo? Turning 86 this year. Ang tumbulan namin kinakra. September. Okay. 86 na. Si Manong, yes. 75. Turning 76 yeah. This year. Yeah. Pero 75 pa lang siya ngayon kasi ang birthday niya is December 18. Ilan yung anak niyo, kuya? Pito. Ilang apo niyo na ngayon, apo? Hindi ko na malaman. Marami na sila. Parang ako. si Manong, yes. 18 ang anak. Ilan ang apo niyo, Manong Jess, ngayon? 38. Ah, 38? Wow, grabe ha. Grabe si Manong Jesus. Sinong naging siklista rin na gusto kayong kopyain? Ah, walang naging siklista sa mga anak ko. Ilan ang lalaki? Lima. Lima ang lalaki, dalawa ang babae. Walang naging siklista po? Wala. Pero hinikayat niyo po sila na maging siklista? Oo, yung dalawang anak ko. Pero wala rin po? Hindi sila pandot sa daan. Palaging natutumba. Malaki po ba ang mga papremyo nung araw, nung mga panahon nyo? Maliit lang sa akin. Noon. Pero, valuable pa ang pera noon. Valuable pa ang pera noon. Parang parehas na rin sa ngayon. Kung igugilta natin. Limang sintimos lang mula dito hanggang sa lawak eh. Paano po kayo na-acknowledge since na kasi pumutok panigurado ang pangalan nyo noong 1957 na galing from Pangasinan? Sino po ang sa politics, sino po ang nakapag-acknowledge nyo na ito? Sinong politiko? Ang unang Pangasinan cycling champion. Sino nag-acknowledge sa inyo? Sinong politiko? Si Pakulang politiko. So, may sinimbasing grudge kayo. Dibatkin noon manawag pa. Manawag? Walang bayan ng manawag. Pamilyo Rutsaman, si Mendoza. Hindi, sa ora. Sa ora. Sa ora. Hindi kahit akong maging kandidato. Pero hindi ako nanalo. 19 ano po yan? Anong taon yan? Hindi ako nanalo. 19 ano po yan? Anto 90s, man. Anto 1990, 1960. Kulang taman. Hindi daw alam. Pero antong taon laman. Ngayon po, anong masasabi niyo po sa naging performance
ng ating panglimang pangkasinan sa cycling champion ng panahon na yun. Naabutan niyo ba yung mga kapanahonan ni Sir Jess? Iba talaga ang Tour of Luzon, no? Kasi revival na siya eh. First time na nagkaroon ng Tour of Luzon after 2 years. May break kasi ng Tour of Luzon. At binuhay ulit ni Herons yung La Cuesta noong 1970. Nabalitaan niyo ba nung tinuturoan niyo lang na si Manong Jess Garcia ay nanalo, nagkampiyon sa Tour of Luzon, no? Kasama ko siya noon, pero hindi. Sa ensayo. Sa ensayo. Pero sa competition, kalabang ko. Dahil sa kalaban lang, sa bisikleta. Sa bisikleta lang kalaban. Pero ramdam niyo po ba yung lakas ni Manong Jesus noon? Malakas talaga to. Ano po yung mga iniinom nyo? Kasi na-feature na natin si Manong Jess concerning yung mga iniinom niya sa... Dati po yata ang mga botelya nasa harapan, ano? Yung mga botelya. Saan po ba nakalagay yung mga botelya nyo? Paano kayo nababaw ng tubig? Dito, eh. Dalawa dito, di ba? Saka isa sa panabila sa harap. Sa harap. Tatlo. Kita mo ang ano ngayon ha, ang lalagyan ng tubig dati nasa manibela pa, nasa handlebar, no? Kasi nakita ko 'yung sa picture nyo, sir, nung rumiremate kayo noong 1960s eh. Itulintino ang pangalawa. Nasipad ko 'yun eh, ang lalagyan na ng tubig nandito. Kasi bawal tumanggap ng tubig sa daan eh. Sa mga kasi baka may lason 'yung binawalan ng lokista, udili kayo marumi. Mapasakit ang tiyan. Mapasakit ang marumi 'yun. Sabotahe, magmamasabotahe. Dumadami kami ng kantin para kung hihinto ka man sa may gripo. Bawal yung tumanggap noon. Bawal. Kung di, mamumultahan ka ng mabuti kong pera. Points. Yung minutos mo eh. Minutos. Kaya bawal yun eh. Kasi ang tama rin siya ito may lakwista noon dahil baka sabotahin ka. Okay, ayun sabi mo, baka magkaroon ka ng kinanantyan. Stomach discomfort. Kaya noon, humihinto kami, di ba, humihinto tayo papunta para agapita natin yung gripo. Pero yung inaabot nila, ayaw namin. So, sa ngayon po, napapansin natin dito sa Pangasinan, lalo ngayong nagkaroon ng coronavirus pandemic, ay dumami ang nagbibisikleta. Ano maipapayo niyo sa mga kabataan niyo, lalo yung mga hindi nakakakilala sa inyo na sa pagiging kauna-unahang Pangasinan cycling champion at... Hindi ako na masasinig. Hindi na ako lalapit sa kanila, mahina na ang paakaw. Pero ano maipapayo mo sa kanila, anong mga teknik ang pwede mong ipayo sa kanila para manalo? Disiplina. Disiplina lang. Kailangan, disiplina lang. Saka ensayo, prosigido. Disiplina at saka... Masipag na mag-ensayo. Masipag sa ensayo. Saka daanin sa dasal. Dasal din sa daan. Saan ba kayo, bago kayo umano nun, bago kayo mag-tour nun, saan kayo dumadalo na simbahan? Our Lady of Manawag. Hindi, bukod kay Our Lady of Manawag, wala ba kayo ibang mga... Ang patron? Di ba? Bere-bere. Taga Manawag kami noon. Oo, Manawag ito noon eh. Ah, Manawag. Okay. So, ano po itong lugar na to? Itong kinakatayuan natin ngayon? Kalawagan. Kalawagan, under po ng anong municipality ito? Ngayon? Municipality? Anong municipality ito? Anong bayan na ito? Lawak lang, di ba? Lawak na. Barangay Kalawagan. Pero dati, ito ay under ng Manawag. Pero na lang champion kayo, under ng Manawag na eh. Oo. Under sa Manawag pa. Manawag kami noon. Nag-champion ako. 1935 po kayo pinanganak, ano? Oo. So, naabutan niyo po, aware na kayo na nagkaroon ng giyera dito at binomba ang Manawag noong mga panahon na yun. Oo. Na hindi sumabog. Hindi sumabog yung bomba. Lumabas. Nakita niyo po ba yung ano na yun? Nakita niyo po ba yung bomba na yun? Nakita ko. Ayun, nakita ni Manawag. Dalawang bomba yun eh. Dalawang bomba doon, hindi sumabog doon. Pero tamang-tama, pumasok doon. Lumabas sa... Nakita ko pa yun. Lumabas sa pinto at saka bumaon doon sa may kalsada. Ang alam ko, pati mga hapon ay lumuhod yata o talagang sumuko. Just because nag... Hindi pumutok eh. Sa lahat ng Miracle talaga. Sa lahat ng binomba nilang lugar, ito lang ang hindi pumutok.
Kaya naging kahit paano so, pumutok ang pangalan ang manawag noon. Yung driver no? Ay yung piloto ng aeroplano pumunta rin dito sa manawag. Mm. Oh. Kinita yung bomba. Kinita pa yung dinaanan ng bomba doon sa simbahan. Mm-hmm. Lubod siya doon sa gitna, pero lumabas sa pintaw. Mm-mm. Ay, ang galing. Parang pinapaalis ni Manawag yung bomba, talagang lumabas pa sa pinto ng simbahan. Oo, lumabas. Nag-slide, ano? Punta doon sa maaayipan, katsara, doon pumasok, doon. Lumabas. Bininaon doon. By the way, si Manong Jess, isa sa laging bumibisita sa deboto to ng deboto, Our Lady of Manawag. Pero Ping, ayaman kuntan, nalabag kita ng simbahan sa kinalaman. Hanggang 29 times ang sakita o nakita ng hula. 29 times ang sakita o nang bibisit na kita. 29 niya bisis. Diboto akad ba na Our Lady of Manawag? Andan, so okay. Di pangalan niyo like kita, tignan mo na lang ha. Yung akasya dyan, yung mga akasya. Century old. Pero ilang bagyo na ang dumaan. Kahit kutiting na sanga. Di ba? Siguro alam na ba nila? Hindi na babali. Ah, grabe, no? Talagang miracle siya. Kaya dinudumog ng tao, eh. Yes po. Ano po yung mga dinasal nyo nung kay Manawag na talagang natupad? Na talagang nagpapasalamat kay Our Lady Manawag? Ay, pumunta kami. Kami lang ang kasama mga pare noon doon. Yung mga siklista lang ng iluan lang nagpupunta doon. Kasama namin silang kumakain. Mga pare sa Manawag. Opo, ano po yung mga dasal nyo kay Manawag noon na natupad? Mama Miri, kay Mama Miri, antong ko na yung dasal nyo, siya yung maging kapyon nyo. Kaya may earthjabla ng ating bisikleta. Yung naging kampyon siya sa Tour of Luzon, yun ang hiniling niya kay Manawag, na talaga namang natupad. Our Lady of Manawag. Sabi ni Manong Ruping, Our Lady of Manawag. Ayan, talaga palang iba dito talaga. Miraculous. Miraculous ang Manawag even before. Kasi ang naging aware ako sa Manawag, mga late 80s. Mga about, ano na ako nun? 8 to 10 years old, ayan. Hanggang ngayon, ay maraming deboto ang Our Lady of Manawag. So, binabati ni Manong Ruping ang kanyang asawa na si Carmen Lopez. Ayan. Kanyang pamilya, kamo na lang. At ang kanyang mga pamilya, na nagmamahal na pamilya. Anak ko. Kanakan. Ah, lolo na pala, lolo na. Okay. Ilan po again ang naging anak niyo? Ha? Ilan po naging anak niyo? Pito. Pito, oo. Limang lalaki, dalawang babae, di ba? Kaya... dalawang babae. Hindi ko yung isang babae. Guwapo sila. Makalaglag. Mistiso si sir eh. Nung nanalo ba kayo nung 1957, marami bang nagkakrasa inyo na mga babae nun? Marami ako. Pero hindi ko pinapansin mga yun. Ibang klase sila. May asawa na kayo doon, kuya? Nag-57 doon ng asawa ko. Pagkatapos ng tour? Oo. Pagkatapos, bago mag-tour, may asawa na, nag-asawa ako. Noong 1957 yun, after 1957. Ano pa yun? Panahon pa ni Magsaysay yan ah? Yeah, Ramon Magsaysay. Pero si Magsaysay ka na, March 1957. March 1957, oo. Carlos Garcia na. Carlos Garcia na yun, perhaps. Kung anong man buwan, hindi ko alam kung anong buwan in 1957 ganoon na pang Turo Luzon. Kasi pero nag-tikot ka agad si Carlos P. Garcia eh. Nag-tikot. Okay, paalam na tayo. Paalam tayo. Lang kami lang, kuya. Lang kami lang. Salamat. Okay. Kakanta ka daw muna. Kakanta ka muna. Okay. Okay, bago tayo magtapos. Bago tayo magtapos at maglobat ang ating battery, papakantahin muna natin as requested by the first Pangasinan Cycling Champion. Ang request ni Pangasinan Cycling Champion, kumanta si Manong Jesus. Napasun po ako. May music pa ba tayo? Okay na, a cappella. Tun naku, anong hirap buhay ng siklista.
palaging na sa kalsada. Alikabok dito at buhangin doon ang masasagap mo sa tuwi-tuwi na. Ang init ng araw, lamig ng panahon ang palaging nadarama. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang buhay, siklista. Yun ay! Si Manong Rubin na... Buhay siklista para makuha naman sila. Okay, buhay siklista. So, kanina, kinanta niya ay buhay siklista. So, ngayon naman, bagong version. Para sa mga millennial, ang buhay siklista. Pakinggan natin ulit. Para sa mga playboy, nakatulad katulad ko. Naku, anong hirap buhay ng siklista. Palaging butas ang bulsa. Sa GRO doon at GRO dito, doon laging pumupunta. Pagdating sa bahay, inaway ni Mrs. Chikinini ay nakita. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ganyan ang buhay, chiklista. Wow! Talaga iba-iba. Ang nagsama ang dalawang Pangasinan Cycling Great. Okay, once again, sangala ng dalawang Pangasinan Cycling Champion na si Mr. Rufino Gabot, Jesus Aquino Garcia Jr. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Buhay, chik... Bumara, what is the possibility?